So magkano nga ba guys ang sahod ko sa United Arab Emirates? Magandang gabi sa inyo lahat o magandang araw sa inyo lahat. Ito po muli si Robert Navarro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe my channel at huwag na rin pong kalimutan i-click ang bell para manotify po kayo kung meron po ako susunod na video. So, guys, paano nga ba ako nakapag-abroad? So, kukwenta ko sa inyo. Dati akong empleyado ng sikat na mall sa Pilipinas o department store. Nagtrabaho ako doon almost 7 years sa department store. So, taong 2009, nang maisip ko na kumuha ko ng passport, kaya ako kumuha ng passport para gawin ko siyang, kumbaga, identification. So, taong 2010, naisip ko na mag-abroad kasi talaga walang nangyari sa akin dito sa Pilipinas sa sweldo ko. Sweldo ko noon sapat lang sa pambayad ng bahay, pambayad ng tubig, kuryente, pamasahe. Sa panahon na yon, isa akong working student, nag-aaral ako sa Pasay, sa Villamor Air Base, sa Philippine State College of Aeronautics. So talagang mahirap ang buhay namin noon, magkasama kami ng magkakapatid. So ang kapatid ko may mga kanya-kanyang trabaho at syempre, kailangan din nila magpadala sa magulang namin. Nan, nakapag-abroad ang aking kapatid na panganay na babae, kumbaga sa lalaki, si man siya, so babae, ano siya, si woman. So ayun. So para na-inspire din ako mag-abroad tulad ng ate ko, okay, balik tayo sa kwento ng buhay ko, paano nga ba ako kapunta sa United Arab Emirates? So ayun na nga guys, October 2010, nag-apply ako sa CDK Manpower Services International, Malate. Diyan lang guys, sa likod ng Robinson's Ermita. Pagpunta ko doon, ay nag-inquire muna ako. Pero binigyan ako ng list ng mga requirements. Bali, hindi ka nila i-assist kapag wala kang passport. Bukasan pumunta ulit ako doon, dala ko na ang aking passport. Bago man ako pumunta ng CDK, nakakuha na ako ng NBI for abroad, international na NBI. So after 3 days, nag-text sa akin ng agency na yun na nga, pinapapunta ako doon para ma-interview ng employer. Sa sabi nga daw ako guys, pupunta. Pagkatapos ko ma-interview, pinaghintay nila ako sa labas at pinapirma ng kontrata. Naghintay ako ng kulang-kulang isang buwan para sa visa. At alam nyo ba guys, minalas ako doon. Kasi na-deny yung working permit ko sa Saudi Arabia. So ang ginawa ng CDK noon na naalala ko, sabi nung tita, yung tita kasi pala ng may-ari ng agency, transfer na nga daw ako sa bansang United Arab Emirates, which is gusto ko naman siya kasi open country yung United Arab Emirates. Sabi ko sa may-ari guys, so ma'am maraming salamat kasi talagang gusto ko talaga, ang unang nasa isip ko talaga ma'am ay bansang United Arab Emirates kasi ang alam ko talaga pag Saudi guys, na talagang napakahigpit dyan. Ayun na nga guys, so inasikaso na yung papel ko, si Miss Maui ang nag-assist sa akin sa CDK, yun na nga, Dubai destination siya. So ang sabi sa akin, carry-on nga daw ako, wala nga daw akong babayaran na placement fee, zero placement fee at saka free ticket para sa aeroplano papunta dito sa Dubai. So ayun nga guys, sineswerte ako, napakabait sa akin ng Panginoon kasi nga talagang hindi ko ni-expect yun na zero placement fee, wala ka ng ibang babayaran at saka yung plane ticket mo libre pa. So November noon guys lang ma-process ang aking papers papuntang United Arab Emirates. So buwan ng December guys, muli akong pumunta sa CDK. Muli nila akong tinext na yun, pinapapunta nila ako. Kasi nga daw guys, dumating na ang visa ko papuntang United Arab Emirates. At kailangan ko nga daw uli mag-medical guys kasi expired na yung medical ko. Kasi nag-medical ako sa unang employer ko sana papuntang Saudi. So, na-expired siya. Yun pa, hindi ko alam, may expiration pala yun. Parang isang buwan lang ata ang valid nun. Guys. Yung pag-national. So ayun na nga guys, January 22, kung hindi ako nagkakamali, tinawagan ako ng agency, yun na nga daw para daw sa PIDOS, so magpipidos na kami. Guys, ang pagkakaalam ko, kapag nakapagpidos ka na, ang alam ko, malapit ka nang umalis nun.
o, hindi ko ma-explain yung sarili ko sa sobrang tuwa kasi nga, ayun na nga, makakapag-pilos na ako, so malapit na akong umalis sa Pilipinas, papuntang ang United Arab Emirates. Habang ini-enjoy ko yung moment na yun, guys, naisip ko na sa wakas ka ako, matutupad ko na yung mga pangarap ko, ganyan-ganyan. Ayun na. Parang matutupad ko na yung mga pangarap ko kasi yung alam mo na, yung mga pangarap mo, kung ano man yung pangarap mo nasa isip mo, ganun. So matutupad na. At yun na nga, guys, kinabukasan pumunta na ako sa agency para nga sa pidos. So binigyan nila ako ng skits ng pupunta namin kung saan nga na magpipidos dyan sa Patrick Paura ba? Hindi ko na maalala. Basta dyan lang sa ermita. Ang pidos nga pala, ang ibig sabihin yan, yung mga bawal na kung ano yung mga bawal sa United Arab Emirates. So parang i-explain sa'yo kung ano yung pwede o hindi gawin. At nang matapos kami magpidos, so ayun na nga, bumaba kami sa baba para mag-fill up nung ano, para mag-fill up, guys, nung sa bangko. Yun nga, bibigyan kami ng ATM para kung gusto namin makapag-save ng pera, doon namin ipapadala yung savings namin kung magkano man ay gusto mong i-save ng pera. Yun. So ayun na nga, guys, so okay na tayo sa pidos. January 28 noon, uli akong tinawagan ng CDK at aalis na nga daw ako o flight ko na sa January 31. Guys, hindi ko ma-explain ang sarili ko kung anong nararamdaman kong tuwa. Kasi nga, aalis na ako. Andun na yung mga pangarap ko. Nararamdaman ko noon ay sobrang tuwa ko. So, tinawagan ko yung aking pamilya na yun na nga, aalis na ako. Ito na nga, guys. Magkano nga ba ang gastos ko papuntang United Arab Emirates? Guys, maniwala sa hindi kayo, ang nagastos ko lang is 5,400 pesos. Bakit nga ba, guys, 5,400? Kasi ang processing fee noon is 2,200 plus medical 1,500 tapos plus pag-ibig 800 ata yun. Saka sa pidos, may binayaran din ako na 50 pesos. So, ayun na nga, guys. Kung ano yung nakikita nyo na ito, naka-ID pa ako, naka-ano, ito yung kumpanya ko ngayon, yung Carrefour Hypermarket. Ayun, Carrefour. Ayun po. Malaking kumpanya para din siyang SM. At marami rin pong branch, at marami din po sisters company tulad ng Digital Footing, yung Toyota sa kanila, yung Box, yung Sinihan sa kanila pa. Basta, guys, marami nakayaman ng kumpanyang pinasukan ko. So magkano nga ba, guys, ang sahod ko sa United Arab Emirates? Guys, ang sweldo ko nga pala sa United Arab Emirates is 2,400 dirham. So kung ang palitan ay 13 pesos kada 1 dirham, so naglalaro ako ng 32,000. So bakit, guys, ganun lang yung sweldo ko? Kasi, guys, libre na yung bahay ko, libre na yung bahay namin, malaki yung bahay namin, may privacy. Tag-iisa-isang kama, hindi tulad ng ibang accommodation ng ibang kumpanya, may double deck sila. So kami talaga guard ng municipality ng United Arab Emirates. Ano nga ba ang nagawa ko sa sweldo ko? So, ito, guys. So nakapagpaaral ako ng kapatid. Nagtapos siya ng midwifery. Saka nagtapos din siya ng Bachelor Science of Nursing o Nurse. So ayun na nga, guys, may PRC license ng aking kapatid bilang midwifery. So may trabaho siya ngayon, so iniintay na lang niya mag-exam for nursing. So ayun na nga, guys, so proud ako sa sarili ko kasi nga nakapagpatapos ako ng kapatid, yung, which is dream ko noon na makapagtapos din ng nurse. Kaya lang sobrang hirap, sa sobrang hirap nga ng buhay namin, so hindi kaya. Kaya nag-working student ako sa Pasay habang nagtatrabaho sa sikat na department store. So ayan. Guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana nagustuhan nyo. So maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag din po kalimutan i-click ang bell para manotify po kayo kung may susunod po akong video. Thank you.